Okay guys, ito nagbabalik tayo kay Samsung Concept Store dito sa SM City Lipa. Guys, ito para sa latest update natin dun sa kanilang mga entry level at yung kanilang mga mid-range pagdating po sa mga A-series. Guys, ito isa-isahin po natin. Yan. Kasi guys, nakapag-upload na po tayo ng update natin para dun sa kanilang S-series at C-series. So dito naman tayo sa mga A-series guys. Ito para sa A-series, ito po yung ating update. A34 5G, A54, then meron po tayo dito, ito yung mga A14, then A14 5G, at syempre guys, ito A05, at yung mga bago po nilang release ngayon, yung A15 series, yan. So yun guys, umpisahan na natin doon sa pinaka budget phone po ni Samsung dito, yan. Ito, unahin na po natin si A05, guys, ito for A05. Dito guys, may dalawang variants tayong pagpipilian para sa ating latest price update dito. Para po doon sa kanyang 64GB, 5,690 po yung ating price dito. So ayan guys, ito para sa latest update natin for Galaxy A05. Ito guys, para sa kanyang chipset, ito yung naka MediaTek Helio G85 na rin. Then available RAM po nito is 4GB. Tapos naka 64, and syempre yung isang variant po nito 128GB guys is 6,690. Bali ang size po ng screen to naka 6.7, high definition PLS LCD display na rin. At para sa camera guys, meron tong 50 megapixel para sa kanyang main camera. Yan. At 2MP para sa depth camera, yan. At syempre sa front camera, yung mga mahilig mag-selfie, meron siyang 8MP pagdating sa front camera. So dito guys, mayroon tayong dalawang kulay, black and silver. Itong hawak po natin is silver. So yun guys, update natin for Galaxy A05. Ulitin natin, 64GB, 5,690. Then 6,690 naman sa 128GB na variant. Then next guys, ito tayo kay Galaxy A05s. For Galaxy A05s guys, ito yon. Ito po yung, ito yung naka side fingerprint na. Yan. Tapos ito, check po natin yung kanyang price. Ito guys, for Galaxy A05s, 7,890 po yung kanyang price. Meron siyang color na light green and black. Then guys, ito, check natin yung kanyang specs and parameters. Guys, ito, para sa kanyang chipset, ito po yung naka-Snapdragon 680 processor na po. Then sa memory, meron siyang, yan, naka 4GB RAM plus 128 na po yan. Expandable po ito up to 1TB. Bali po ito ay 4G, yan, ito yung 4G. 4G din po yung isa natin na banggit na A05. Then sa display guys, size ng screen nito is naka 6.7. Full high definition na po yan. PLS LCD na naka 90Hz na po yung refresh rate ng screen. Very smooth. Then sa camera guys, ito meron siyang 50MP. Para sa main camera. Then 2MP para sa kanyang depth camera o yung parang pinaka portrait camera niya yun. At macro lens na 2MP din. Then, check po natin yung camera din. Yan. Ito yung kanyang front. At syempre, yung kanyang main camera. Check po natin yung kanyang full screen. So yun guys, ang ating latest update dito kay Galaxy A05s, 7,990, 5,000 mAh battery na din, pang all day battery na din. Yan. So isang huli pa natin tingin sa design. Then guys, next natin ay yung kanilang mga A14. So check muna natin yung mga A14. Baka may naghahanap po sa inyo ng Galaxy A14. Ito guys, for Galaxy A14, ito po ay 8,990.
Ito guys, bali ito ay naka 4GB 128 na po internal storage. Then expandable up to 1TB na po yung kanyang extra memory card. At syempre guys, size ng screen ito may kalakihan na rin, 6.6 full high definition. Naka PLS LCD display na rin. Sa main camera guys, ito meron tong 50 megapixel sa main camera. Yan. Then maganda dito guys, meron na tong ultra wide angle. Itong si Galaxy A40, no? Check natin, ha. Gamit yung kanyang 0.5, meron na po siyang ultra wide angle. So no worry tayo kapag kukuha tayo ng maramihan, makukuha natin lahat yan. Kasi mostly kasi mga ganyan up to 123 degree yan, kapag mga ultra wide. At syempre sa front camera 13 megapixel. Yan, 13 MP. Then para po sa chipset guys, ito yung naka Exynos 850 octa-core processor. Yan, so parang gaming na rin. So yun guys, dito lipat naman tayo dito kay Galaxy A15 5G. Sa mga naghahanap ng 5G, ito guys yung 5G po, Galaxy A14 5G. Ito po yung design. Then ito guys, para sa price update natin dito, ito 12,990. Yan, baka may naghahanap po sa inyo. Yan, check na lang po natin sa mga ibang store din, kasi minsan ay nauubos na rin ang stock nito. Yan, pinakamurang 5G po ni Samsung, Galaxy A14 5G. Bali price po nito is 12. Guys, ito update tayo dito kay Galaxy A15 series. Guys, ito for A15 series, naglabas din po sila ng budget phone pagdating sa 5G. Yan, yung 5G chipset meron sila dito. Ito si A15 5G at yung isa po si LTE. Guys, ito yung LTE 4G. Yan, 4G LTE. Ito po si Galaxy A15. Guys, ito for Galaxy A15. Ito po yung design yan. Dito guys, check po natin yung kanyang ano, ah, yung kanyang specs and parameter guys. Para sa chipset, ito ay naka MediaTek Helio G99 gaming chipset po yan. Usually at mostly nakikita natin to sa mga ano, ah, sa mga ibang mga gaming phones. Tapos guys, ito para naman doon sa kanyang internal storage, ito ay naka 4GB 128 at 8GB 256. Then guys, ito naka 0.5 na rin yan para sa kanyang ultra wide angle. Kung may kukuha tayo ng malawakan, so camera yung mag-a-adjust. Yan, lagi nating sinasabi yan. O diba, sobrang lawak ng kuha niya. Then sa front camera guys, meron siyang 13 megapixel sa front camera. Linaw din ang camera nito sa front, ha. Linaw, oh. Para sa battery, meron siyang 5,000 mAh battery. Then, super fast na po kay Samsung pag sinabing 25 watts. Super fast charging na po yan. Yun guys, para sa price update natin dito, doon sa kanyang 4GB 128, dalawang variants po kasi ito. 4GB 128, 9,990. Then, yung kanyang 8GB 256GB. So, malaki na po internal storage ito. Bali, ang price nito is 13,990 doon sa 256. And guys, check muna natin mabuti. Tapos ito, punta na tayo dito kay ano, ah, kay 5G version ng Galaxy A15. So ito po yung bago. Yan, for Galaxy A15 5G guys, ito may dalawang variants din tayo pagpipilian dito. Para doon sa kanyang 4GB 128, 10,990. Then sa 256GB, 14,990. Bali guys, extended RAM din po yung mga yan, 4+4, tapos yung isa 8+8. Yan guys, ang ating latest update dito. Ito guys, for Galaxy A15 5G, para sa chipset, ito po yung naka MediaTek Dimensity 6100, 6 nanometer processor. At yung kanyang memory, inulit natin guys, meron siyang 4GB 128 at 8GB RAM to 256GB. Then yung memory po nito, external memory, expandable up to 1TB. Para po sa display guys, size ng screen nito yung naka 6.6, full high definition. Then maganda dito, super AMOLED display po yan. Napaka vivid ng display nito. At syempre, refresh rate ng screen, naka 90Hz na din po yan.
Lens sa camera guys, 50 megapixel para sa kanyang main camera at yung kanyang ultra wide naka 5 megapixel yan. Kung gagamitin natin ang kanyang ultra wide, meron din siya 5MP po yan. Yan, meron siyang ultra wide 5MP, 5 megapixel. 5,000 mAh battery at 25 watts fast charging na din. Ito guys, ulitin natin ang price nito. Yan. 4GB 128, 10,990 at 8GB RAM 256, 14,990. Yan guys, ang ating latest update do sa bagong release po ni Samsung pagdating doon sa mga A15 series. Yan. Then guys, ito, dito naman tayo for Galaxy A25 5G. Ito guys, bagong-bago din to. Kung mga naghahanap po kayo ng A24, sa ngayon po wala silang display ng mga A24 na, A25 5G na po yung bago. Dito guys, for Galaxy A25 5G, ito yung ating design. Then ito guys, may dalawang variants tayo dito pagpipilian. Isang 6GB RAM 128, 15,990. Tapos yung kanyang 8GB RAM 256GB, 18,990. Ito guys, naka Exynos ano na to ah. 1280 or 1280 chipset. Then naka ano siya, 8GB RAM, ulitin natin, 256 at 128, expandable up to 1TB. Then sa display sa isang screen to, naka 6. Ito ay naka 6.5 na ng size ng screen, naka full high definition, then Super AMOLED display din. Then sa main camera guys, meron siyang 50 megapixel with optical image stabilization. So napaka-smooth ng camera nito. Then ultra wide, meron siyang 5MP at macro lens po 2MP. Yan, check natin, meron din siyang ultra wide. Then sa video guys, maganda dito, naka full high definition, tapos yan. 60, meron siyang 60 FPS. So napaka-smooth ng video natin pag yan ay naka 60 FPS. Yan guys, update natin dito para kay Galaxy A25 5G sa mga naghahanap po ng latest model ni Samsung pagdating sa 5G at entry mid-range yan. Ito po ay si Galaxy A25 5G yan. 15,998 GB 128 at 18,990 naman para sa 8GB RAM 256GB. Then guys, punta na tayo doon sa kay Galaxy A34 at yung 54. Kumustahin po natin. Ito guys, para naman dito kay Galaxy A34 5G. Ito na po yung ating latest update. Para po sa kanyang ito yung dalawang variants po niya. Sa 128GB po niya, 19,990. Then 8256 po, 21,990. Para sa chipset guys, ito yung naka MediaTek Dimensity 1080, octa-core 2.6GHz. Size po ng screen to, naka 6.6 full high definition Super AMOLED display. So, napakaliwanag ng display din ito. Napakaliwanag guys, kasi naka Super AMOLED po ito. Then sa camera, check po natin. Naka 0.5 din yan. Then maganda dito kay Samsung, sinuswitch lang yung screen . Sa iba, wala pang ganito mga program . Madaling mag-switch. Although meron din siyang ganito. Then maganda dito guys, kita nyo itong button na yan. Ito pong button na yan, nalilipat nila yan . I-on lang natin. Para kung gusto natin dito pumindot, gamit na kaganan, pwede yan. So dito guys, update natin kay Galaxy A34 5G. Ulitin natin. Then 19,990, 128, 256, 21,990.
Ito guys, oh, balikan ko tong floating camera button. Yan, pwede nyo pong ano yung floating camera button. Oh. Pwede nyo ilipat dito. Kung magte-take kayo ng photo, lumipat yung kamay nyo dito. Pindutin nyo lang siyang ganan. Then, so magagamit po natin yung floating camera button. Pwede natin ilagay kahit saan. Yan. Saan maganda sa kanya eh. Hindi ito na ma-maximize ng iba. So yun guys, dito naman tayo kay Galaxy A54 5G. Yan. Bale, price po natin dito sa dalawang variants ito. Meron itong 128GB, 8GB, 128, 24,990. Then 8GB, 2,564, 26,990. So ganun din guys, pagdating sa camera, same naman. So yun guys, ang ating latest update dito kay Samsung pagdating sa kanilang mga A-series.